sana namang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapwa ko OFW, lalo-lalo na sa mga OFW na nanonood dito sa bansang Oman. So kahapon nga po, inilabas na ng DOLE yung implementing guidelines para sa $200 sa one-time financial assistance para sa mga OFW na naapektuhan ng COVID-19. So at the same time, those guidelines are na-disseminate na rin sa mga polo offices sa mga iba't ibang bansa, particularly dito sa Middle East at bansang Oman, So yesterday, Philippine Overseas Labor Office Muscat sa kanilang Facebook page ay naglabas na ng guidelines kung paano mag-fill up, kung paano mag-apply kung ikaw ay isang OFW na nandito sa bansang Oman. Other polo offices, the application is through their websites online. Just go to their website like Qatar, Pagpupunta nyo yung polo website sa Qatar, nandun na po yung application form. Just type and everything like that, and upload the documents. Sa Oman, ito po yung guidelines na binigay para sa atin ng polo Muscat. So of course, number one, download the application and send to polomuscat.akap@gmail.com together with required documents. So ibig sabihin yan, yung mga copy ng passport nyo, contract, at saka ano pang related na documents, kailangan naka-ready na po yan, kailangan na pong mayroon kayong digital copy o kaya litrato ng mga to or scan copy or whatsoever ng ano pa man na mas convenient sa inyo, Pero karamihan sa atin kasi yung mga OFW, ang gamit lamang ay telepono, so I bet you will just take a picture of your documents and prepare them bago pa man ng lahat. Consolidate nyo na po lahat ng mga kailangan nyong dokumento at ihuli nyo na pong gawin yung application form ng DOLE AKAP. Number 2, Polo will evaluate and process application. Number 3, Polo to notify OFW about status of application. Number 4, once approved, Polo to transfer $200 or 10,000 pesos financial assistance through bank account. Ayan, through bank account po ha. And of course, binigay nila yung link, which is napakahaba po. Hindi po natin basta-basta maitatype ito kung gusto mong itype lang. Of course, it's clickable. So, bago po ninyo i-click yung link or i-download yung form, application form, make sure na meron kayong naka-install na Adobe Acrobat Reader sa inyong telepono. Libre lamang po ito from your App Store or Google Play. Download nyo lang po yan. Napakaganda pong gamitin app yan when it comes to PDF forms. So, pagka-click nyo po yung link na yan, it will automatically ask you, do you want to download? Yes, of course. Download nyo lang po yan. Open with Adobe Acrobat. Yes, just once. Yan. So, pagkabukas nyo po gamit ng Adobe Acrobat, makikita nyo po na may mga blue rectangles sa mga fields. Ito po yung nagsisignify na yung form is fillable. Ibig sabihin po, pwede po kayong mag-type diretso dyan. So, hindi nyo na po problema ay kung paano kayo mag-type. So, pagka-click nyo po dyan, mga basic information po muna tayo. Unang-una, name of OFW, of course, last name. Fill up nyo po yan. First name. Ayan. Of course. Middle name. Suffix. Ayan. Junior. Senior. Ako po ay default. Next po is yung birthday. Of course. Month, day, and year. Ang format po niyan. Passport number po ninyo, of course, alam nyo po yan, meron na po kayo nyan, for sure. Contact number, fill up na lang po yung contact number. Next is yung email address. Okay. Facebook account.
Okay. Street address. Alquer Street. Barangay Alquer. Muscat City. Then dito po OFW category, click nyo lang po yan. It's either land base or sea base. And ito na po yung required documents. Sure naman ako meron kayo niyan. Photocopy ng valid passport, airline tickets, ito po yung nasa Pilipinas, ano, proof of overseas employment, kontrata, meron naman kayo yan. Proof of loss of employment on account of COVID-19, ayan, hingi na lang po kayo sa employer ninyo. And of course, date of application, April 10, 2020. Ayan. So isa sa mga pinoproblema ng kapwa ko FW kahapon ay yung paano nila lalagyan ng signature yung application form, ano po. So kaya po Adobe Acrobat Reader ang gagamitin natin para sa pag-fill up ay meron pong feature yung Adobe Acrobat Reader na fill and sign. Kung i-click nyo po itong button na ito, makikita nyo po dyan, fill and sign. Pag-click nyo po yan, isa sa mga pinoproblema ng ating mga kababayan kahapon ay kung paano nila lalagyan ng signature yung application form. Dahil nga po electronic copy siya, di ba? So yung Adobe Acrobat Reader po ay meron itong function na pag i-click nyo itong button na ito. Yan, fill and sign na function. Click nyo lang po ito. Then create signature. Yan. So anyway, mag-try tayo ng signature. One, name, Oman. Okay. Done. Pag-click nyo po ng done na yan, meron na po kayong ginawang signature. So makikita nyo po dito, click nyo lang po yan. Then click somewhere kung saan nyo gusto nyo ilagay. Yan. So, ayan. And that's it. Ayan, meron na po kayong signature. So, and then that's it. Kompleto na po yung form ninyo. Ayan, pagka-click nyo po. So, paano nyo na isi-send? Make sure. So, bago nyo po ito isend, ano, make sure na naka-ready na lahat ng mga documents ninyo. Yung mga supporting documents para i-attach nyo na lang po siya sa email. So, after nyo may lagay yung signature, just click this one, share button. Meron yan, share a copy. Ayan. Okay, diretso na po yan sa Gmail. Ayan, one in Oman, two, Polo, Muscat, akap.com. So yeah, after nyo ma-fill upan yan at ma-send yung email, magre-reply naman po sa inyo agad-agad sa email yung Polo Muscat. Kung may iba pa kayong mga katanungan tungkol sa form na ito, mag-comment lang kayo dyan. And of course, like this video, pakishare na rin para sa kaalaman ng iba. Kita-kita na lang tayo sa Facebook page. I will post more updates there. So, salamat. Ganun po yung tamang pag-fill up ng form. Maraming salamat po sa panonood and stay safe po. At this time, Muscat Governorate ay naka-lockdown na po for 12 days until April 22. God bless po sa inyong lahat. Stay safe, stay home, and stay healthy. Mabuhay po tayong lahat.